So para nakikita po natin na patuloy yung pasok ng mga kababayan natin na dumadalang bumibisita sa kanilang mga kamayapang mahal sa buhay. Aso pa 9 AM, meron na po tayong 500,000 na estimated crowd. So meron lang pong mga na-report na untoward incident? Meron lang pong dalawa na itinakbo sa hospital. Yung isang babae po na meron lagnat, siguro po nagpilit siya na makapunta sa kanyang mahal sa buhay, bigla pong nag-collapse kaya tinakbo sa hospital. Yung isa namang magandang lalaki, nahihirapang huminga, kaya tinakbo rin po sa hospital. Sir, kumusta naman yung mga bit-bit ng mga dumadalo sa cemetery? Yan po, kung makikita natin, meron po tayong inspection area na lahat po ng mga bawal, yung matutulis na bagay, yung mga hindi nila kakailangan ni sa loob ay kinukumpiska natin. At pagdating po ng panahon na lalabas sila, ay binabalik naman po. So, kumusta po yung statistic kumpara sa nakaraang undas, nung nakaraang taon? Nung nakaraang taon po, umabot tayo ng 1.5 million sa pagtapos ng pagkadating ng tanghaling tapat after lunch. Sa ngayon po, nasa 500 tayo. Siguro aabutin yung ganong statistic. Ayos po ang buong Pilipinas ngayon. At inaasahan po natin na magpapatuloy ito hanggang sa matapos po ang ating observance ng undas. Ang ating pong mga pulis ay lahat na nakadetail po sa iba't ibang PNP hubs. Sa ating pong talaan ay umaabot na almost 6,000 yung mga hubs nationwide at mga 23 to 24,000 na po yung mga pulis natin nagmaman ng mga hubs. Pero ito ay yung mga nagsisilbing mga desk no, sa mga iba't ibang simenteryo. Hindi pa po kasama doon yung mga umiikot, nagpapatulya sa home at saka sa labas po ng mga simenteryo. Dito sa Metro Manila, maayos na maayos. Kahapon pa, nag-uusan na kami mag-iikot ni General Espina. At doon sa tinatanggap po naman ng mga reports nationwide, maayos pa rin. Maayos lahat yung mga natatanggap natin reports. Hopefully, magpatuloy ang ganitong sitwasyon until matapos po natin ito. Kami po ang taga Marikina, nag-volunteer ngayon. Kaya kami ngayon, sa mga tao nga, i-promote yung Mother Earth natin ngayon na sobrang dami na po ng basura. Kaya nandito kami, kuha namin lahat dito mga recyclable. Mga buti, pit bottle. Kasi po yung pit bottle namin, ginagawang kumot. 80 pieces, isang blanket. Dinadala po ng Taiwan. Ito po, pag aling ng Taiwan, ibalik ng Pilipinas, kung saan mga taong nasunugan, doon po ito ipambigay namin. Ginagawang kumot, damit, bag, taser, ganyan na lang po namin. Hindi lang sa floor wax. Bali, binibenta niyo yan, sir? Oo. Magkano per kilo? Kuha namin, kose. Hindi ko pa alam kung magkano kuha eh. So, magkano binibenta? May kumukuha rito eh. May kumukuha sa inyo, bultuhan, isang ano. Ano pagkatapos nitong mangolekta kayo ngayon? Hanggang alas dos o. Ados. Hanggang bukas? Oo. Tapos bibenta nyo? May kumukuha rito. Magkano po yan? 20 lang po.
So, mabenta naman? Mabili naman po kasi kailangan nila ng kainan. Kaya sasapin nila sa lechon. Kaya lang kayo nagsisimula magtinda niyan? Kagabi pa po. Hanggang kailan? Ngayon lang po, mabi nga po, nauwi na po. Ang tama lang po, kumikita kami dito 500. 500 isang nga? 400, ganyan. Bumaga po. And sino po yung pinaka yung target na bibili niyan? Mga bata? Yung mga ketnaw, yung mga ano, matanda daw. Inaalagaan ko yung mga sisi. Ayan o, ang sisi namin, 45 days. 45 days. Ah, okay. Kaya, magano naman po yung sisi? Ang bintano namin siyang 45 days, 25 pesos. Mm-hmm. 40 days lang yan, pwede mo nang katayan. Ay, wala. Ano ba? Makakuha lang po kain.